Mahal na mga kababayan, nagpapaabot ako ng pakikidalamhati sa pamilya at lahat ng malalapit na kasama at kaibigan ni kasamang Manuel Sarmiento sa kanyang pagpanaw noong Disyembre 11 sa Vienna, Austria. Dama natin lahat ang bigat nito na tulad ng Sierra Madre, subalit nasisihan tayong lahat sa matagal at mabunga niyang paglilingkod sa uring manggagawa at sa sambayan ng Pilipino. Pagkakataon natin ngayon, nabigyan siya ng pulang saludo at pinakamataas na parangal bilang bayaning Pilipino at kadre ng uring manggagawa, bunga ng kanyang maningning, uliran at matagumpay na pagkilos at pamumuno sa kilusang paggawa sa maraming pakikitunggali sa mga dayuhang monopolyo at mga lokal na reaksyonaryo, magmula sa panahon ng pasistang diktadura ni Marcos hanggang sa panibagong pasismo ng tiranong Duterte. Mula sa pundasyon ng Kilusang Mayo 1 noong Mayo 1, 1980, kumilos siya bilang matatag at militanteng kadre ng KMU alinsunod sa pangkalatang linya ng demokratikong revolusyon ng bayan at sa perspektibang sosyalista. Naging ikatlong pangkalahatang kalihim siya ng KMU kasunod ni na Carolando Olalia at Crispin Beltran. Sa Batayang Antas, organisador at tagapagtatag siya ng Philipro Nestle Philippines at naging presidente ng Drug, Food and Allied Workers Federation, isa sa mga organisasyong tagapagtatag ng KMU. Siya ay isang accountant at mataas ang kanyang potensyal na maging opisyal ng management ng Nestle, subalit pinili niyang manungkulan bilang kadre ng mga manggagawa. Personal na nakasama ko si Kamani nang siya ay nag-postgrad sa Institute of Social Studies sa The Hague at nang siya ay lumalahok sa mga aktibidad ng komunidad ng mga Pilipino. Nang itinalaga siya sa Europa sa lalim ng Migrante Internasyonal, itinayo niyang Pinas sa Vienna, Austria at lalo pang nakasama ko sa mga pulong ng Migrante at ng International League of People's Struggle. Napansin ko ang mga katangian ni Kamani bilang kadre, matatag, matalino at magiting laban sa kaaway, subalit mapagpakumbaba sa paglilingkod sa uring manggagawa at sambayan ng Pilipino. Tahimik magtrabaho, masipag at disiplinado, nakatuon sa proseso at direksyon ng trabaho at mga meeting, mabait, matulungin at matiyagang magpaliwanag sa kapwa, simple at matipid ang pamumuhay. Dahil sa mga bayani at mga manggagawang kadre tulad ni Kamani, patuloy na lumalaki at lumalakas ang kilusang paggawa at demokratikong revolusyon ng bayan sa pamumuno ng uring manggagawa. Pumanaw man sila sa anumang dahilan, nananatili silang buhay sa ating diwa at damdamin. Laging inspirasyon sila at laging buhay sila sa revolusyonaryong kilusan dahil sa kanilang mga konkretong ambag at halimbawa. Mabuhay ang alaala ni Kamani, mabuhay ang Kilusang Mayo 1, mabuhay ang Migrante Internasyonal, mabuhay ang Kilusang Paggawa, mabuhay ang Sambayanang Pilipino.